masayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palagay internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Bagong sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy. Sabihin mo. Energy. Ang pinakasikat na FM. Number 1. 6.7 Energy FM. Hoy, hindi ako mag-check ng mga wallet bago mag-on-air. Hindi ka mag-check ng mga pagkakagastos sa na hindi naman kailangan. Hindi tayo titigin sa mga shopping-shopping na ganyan habang nasa trabaho. Hoy, nakikinig sa atin ngayon, hindi ka rin mag-online shopping ngayon. Bakit? Eh, kasi nga, may tatlong araw pa bago siya sumahoy. Bakit, sino? Si Panggana na yan. Kalokasino? Ang slow ko doon. Hoy, hindi, pero ito ha, huwag tayong magpakapraning sa mga online shopping, pero okay lang naman for today's video kung si Miss Reg Tan, si Miss Regina Tan ang mag-online shopping today because it's her birthday! Happy, happy birthday! Happy na birthday pa! Happy na birthday, birthday pa! Happy birthday, woo! Madam! Sana may paalog tayo at paandor. Happy birthday, Miss Regina Tan! Ayan, si Iska po ang nawawala ninyong kapatid. At kamag-anak. Kilala niyo mo ba si Lexa Tan? Kahawig po ni ano ni Lexa. Oo, yung mga kamag-anak ninyo. Feeling ko talaga ako na yung susunod at ikapagmana ng Energy FM. Hoy! At pag nangyari yan, Mars, alam mo na, huwag mo ang kakalimutan. Ako yung PR, ikaw yung ano ko, yung station manager ko. Hoy! Hindi mo tatanggalan ang posisyon si Papa Jack. Hindi, siya na yung ano, president. President. Sige, ayan. Ayan. Happy birthday, Miss Red! Happy, happy birthday! At happy birthday rin sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Oo. Sana masaya at sana marami kang handa. Tama ka dyan. At saka sa lahat pa ng mga nagbe-birthday na masama ang pakiramdam, naku, smile-smile nyo lang yan. Oo, wag kayo mga hawa ng iba. Smile-smile mo lang dahil maya-maya, bukas makalawa, meron na rin sakit yung kasama mo. O di kaya naman bukas makalawa, eh nakahilata ka na lang dyan. Oh, hindi po pwede yun. Hindi mo ipa-foreshadow mangyayari sa'yo. Hello naman po sa inyong lahat dyan. If ever you guys are not feeling well, nandito kami para pasayahin kayo kahit medyo under the blues na rin kami sa mga panahon ito. Pero okay lang yan. Okay lang kaya yan. Natin yan. Itatawid natin ang linggong ito. Yes. Under the weather pala ang term doon, Mari. Correct. Sa mga pangga natin dyan ha, na under the weather rin ang pakiramdam kahit ang walang sakit. Dahil nga masama ang loob nila. Pero hinanakit sa kanilang damdamin, Mari. Correct. May poot. May lungkot. May pighati. Ang lalim nun. Buti na lang, no? Meron tayong lihim ng liham, Mars. Correct. Kaya naman, sa mga pangga natin dyan, i-share mo na yan para hindi pa sumabog sa iyong dibdib. Ay, hanggat meron kang masasabihan, mas okay yan. I-send mo na yan sa lihim ng liham, 1067@yahoo.com. O di kaya naman, ipadala mo yan sa Facebook namin. Hanapin mo lang Energy FM 1067, Mayora Iska at Lindsay 1067. Hay, naku, Mare, wag na natin patagalin dahil baka tayo naman ang hindi na tumagal. Yeah. Ito na po ang Lihim ng Liham! Lihim, lihim ng liham, ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabig. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalaki? Lihim, lihim ng liham, ng liham. Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Thank you.
mga mosang. Magandang araw din sa'yo. Morning, Coral. Just call me Gwyneth, mga mosang. Social lang pangalan, ah. Hi, Gwyneth. 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 Pero ang nickname niyan, feeling ko Gwen. O kaya Net. Lakas na ba kumatanda nun, Net? Si Aling Net. Si Aling Net-Net. Si Ka Net-Net. To tell you my story, I met this guy year 2016. Galing taga ng mga babae sa mga taon, no? Oo. Oh. Sa mga araw, may timestamp. Pero medyo matagal na, Mare. 2016. Oo. 6 years ago. 6 years ba yun? Mm-mm. Galing mo talaga sa math. Nagsimula kami as textmates hanggang sa maging kuya na ang tawag ko sa kanya. Hoy, wag mong tinatawag na kuya. Hoy, ano ka ba dyan? Nagsisimula yung mga kuya-kuya na gusto. Kuya! May kinuya rin ako dati eh. Pero ay, nangyari. Ano? Naging kayo? Oo. Nagka-baby ba kayo? Oo. Wala! Ay, nako! Ay. Hanggang sa nauwi na sa aminan ng feelings. Year 2017, nagpaalam siya sa mga magulang ko na liligawan niya na ako. Hindi sila pumayag, pero matigas ang ulo ko. Hey. Sinagot ko pa rin siya, mga mosang. Akala ko ang relasyon ay parang fairy tale o eksena sa K-drama na lagi lang kilig at saya. Pero mahirap pala. To cut the long story short, naging on and off kami. Year 2019, huli naming breakup. But still, we were trying to fix things. Natigil ulit kaming mag-usap year 2020 dahil pandemic. And believe me, nagmo-move on na ako nung mga panahon na yan. Okay, sabi mo eh. Ang hirap kaya mag-move on ng pandemya. Wala kang ibang ginagawa. Wala kang kausap. Kundi titigan yung kurtina sa paligid mo. Di ba? Natutunan ko na lang pong maging masaya nang wala siya. Hanggang sa i-chat niya po ulit ako, year 2021. Naging matigas po ako nung una, pero eventually, unti-unti na naman akong nahulog sa kanya. Marupok. Oo. Pok Maru. Carol Banawa. Pakiusap ko sa'yo, huwag ka na magbabalik. At aaminin ko, sobrang tanga ko dahil nakontento ako sa setup na wala muna kaming label. But we still treat each other as couples. Ayun na. We kiss, we hug, and we even make love. Hoy! Mm-hmm. Walang label pero may nangyayari. Mm, sarap kasi yun. Joke lang. Ano ka ba? Hindi ganun. Masarap ang pagmamahal kasi. Oo. Akala ko ito na yung right timing para sa aming dalawa dahil nakikita ko naman na bumabawi siya at malaki naman po ang pinagbago niya. Pero mga mosang, nagkamali ako. Dahil nalaman ko na may girlfriend. Girlfriend pala siya. Grabe. In a relationship pala siya nung mga panahon na yon, mga mosang. Nagka-girlfriend na pala siya nung panahon na di kami nag-uusap. Alam mo, sounds familiar yung story. Talaga? Oo, mamaya kwento ko sa'yo. Sige. Never kong inalam dahil on and off naman talaga kami. Hindi pa ako nag-scroll at nag-stalk sa Facebook niya, eh hindi ko po malalaman. Basically, I became the other woman nang hindi ko alam. Ngayon, nagda-doubt po ako sa sarili ko. Tinanong ko kung saan ako nagkulang. Hindi ba ako kamahal-mahal? Uy, Liza Soberano. Ay, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? No! Then why? Bakit all these years, mga mosang, hindi niya pa rin ako nagawang piliin? May iba pa bang tatanggap sa akin? I know, kailangan ko ng palayain ang sarili ko at maghintay para sa tamang tao. Pero hindi ko maiwasang masaktan to the point na hindi ako makatulog ng maayos.
naduduwal ako sa tuwing kumakain ako, etc. Hoy, baka buntis ka, Tet. May laman na yan. Baka buntis ka. Bakit ba nagawa mo sa akin to? Kung ganito din pala ang pagmamahal, ayoko na yatang sumugal. Di niya yan sa ano, pelikula. Talaga ba? Oo. Baka naman po may pakilala niyo sa akin si Mr. Right. Hey girl, naghahanap din ako. Hoy, di syempre yung partner ko muna. Pumila ka muna sa likod. Ang tagal mo naman, Mr. Right. Please save me from this darkness. Mga mosang, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Ayun na nga, hinahanap niya si Mr. Right. Nasa kabilang stasyon po. Uy, sino yun? Nakakaloka ka. Pero hindi, alam mo, well, sige, tingnan muna natin yung mga nangyari. Kasi naman, huwag ka kasi magsisettle kapag wala kayong label. Oo nga. At saka huwag mong babalikan yung ex mo na matagal kayong hindi nag-usap. Oh. Alam mo yun? Oo. Kasi maraming nangyayari sa isang taong hindi pag-uusap, Mare. Oo, totoo. Diba? Ang daming pwedeng matweak. Oo, ang daming pwedeng mangyari na hindi mo malalaman. Totoo. Marami siyang pwedeng ipagbago. Ikaw din, marami kang pwedeng ipagbago. Pero alam mo yun, Mare, sabi ko kasi sounds familiar siya eh. Diba dati sabi ko sa yung previous relationship ko, on and off din kami dalawa. So in between na mag-break kami, meron siyang jowa, may nagiging jowa siya. Oo. So ganun talaga ang mga lalaki. Hindi sila nababakante. Diba? Hoy, hindi naman lahat. Grabe pero alam naman. Mo yun, dapat naalamin mo muna kasi nangyari yan sa akin, Mare. On and off kami, so expected ko na magkakabalikan ulit kami. Hindi ko alam na may girlfriend na pala siyang iba. Tapos ang masakit dito, best friend mo pa yung ginawa niya. Bukod pa doon. Iba pa yun, iba diba? Pa yun. Malupit, alam mo, malupit lang talaga. Napakalupit talaga. Napakalupit niya lalaki. Pero yun nga, nalaman ko na may girlfriend na pala siyang bago. So ang lumabas, parehas kami ni Gwyneth na para kaming mga kabe. Oo, naging kabe chiwara. Oo, naging second girl lang kami. Hindi naman kabit ang term doon, Mare, kasi hindi pa naman kayo kasal. Side chick. Side chick, ganyan. At saka yun nga, Mare, huwag kayong magsisettle sa mga walang label na relationship. Oo. Di ba, mahirap din kasi may nangyayari sa inyong dalawa kasi akala nyo walang label, may nangyayari sa inyo, truly. All fun and goods. Pero kasi alam mo, nagkakaroon ka ng feelings eh, eventually, di ba, partner? Oo. At saka alam mo, don't give him the benefit of a girlfriend kung hindi ka naman niya kayang bigyan ng label na girlfriend. Totoo. Diba? Huwag ka magpapaka-girlfriend kung wala naman kayong label. Di ba? At saka, same thing as, halimbawa, huwag mo ibigay din sa kanya yung benefit ng pagiging asawa kung hindi ka pa naman niya asawa. Totoo. Huwag mong ibibigay ang lahat ng walang kasiguraduhan. Kasi in the long run, hindi ko naman sinasabing talo ka dahil I'm sure at some point in your life, yan din naman yung ginusto mo. Pero, di ba, kumbaga para wala kang regrets pagdating ng panahon. Di ba, yun lang talaga yung masakit doon eh. Yung tipong nagmahal tayo, yun nga lang hindi pala tama yung taong pinagbibigyan natin ng pagmamahal natin. Tama ka, Johnny Porter. Tsaka alam mo, sabi naman ni Gwyneth, alam naman niya yung gagawin niya, dapat mag-move on na siya, true. Dapat kalimutan niya na yung ex niya na yun. Mm-mm. Pero kasi ang tanong niya dito, kung meron bang magkakagusto ba ulit sa kanya? I'm definitely sure na meron. For sure meron, Gwyneth, kasi grabe ka magmahal at yung ganyan pagmamahal, nakakatanggap ng pagmamahal din yan in return. Tsaka naalala ko lang, Mare, speaking of pandemic, ang daming bored na tao nung pandemic. Oo! Kaya, alam mo, wala tayong dapat seryosohin. Well, for some people, meron namang nagbunga ng maayos naman yung mga relasyon. Ang daming pandemic babies eh. Relasyon, tapos naging maayos naman. But there are also some relationships na nabuo lamang just because of boredom noong pandemic. Totoo ka, Jen Marie. Yung meron na sila makausap, may company lang sila. May ka-I love you, ha? Yun lang. Naku, kahit nga hindi pandemic, may ka-I love you yung kakilala. Mandami pa. Hindi ganyan. Pero yun nga, sinasabi namin, baka nga kasi nung pandemic, yan yung ano, yan yung resulta. Oo, diba? Nung pandemic, siguro sila nung girlfriend niya, hindi nakikita, hindi nagkakasama. True. Eh, ikaw yung easy access. Oo. Kaya bumalik siya sa'yo. At saka, baka nga din nung pandemic, kasi 2020 daw hindi sila nag-usap, tas 2021 na sila nag-usap. Baka, kung sino yung malapit sa kanya, yun yung easy access, yun yung pinursu niya. Dahil ikaw yung malayo at hindi niya mapuntahan agad-agad because ang daming lockdown. Oo nga, Mari. Hindi kanya pinursu at hindi kanya
iniportan. Kung sino'y convenient para sa kanya, dun siya. Noong time na yun. Yun yung masakit, partner eh. Nagiging convenience na lang tayo, nagiging option na lang tayo sa mga taong mahal na mahal natin. Oo, diba? Kaya nga, dapat pipiliin natin yung pagbibigyan natin ng pagbibigyan correct natin. Correct. Kasi mare, alam mo kung ba't nangyari yun? Bakit? Pumapayag kasi tayo. Totoo naman yan. Kasi alam mo nga, yung mga bagay na ginagawa sa atin, yun din kasi yung inaalaw natin. Totoo. Lagi ko sinasabi to na we accept the love we think we deserve. Oo. Kahit na alam, kahit na hindi talaga natin yung deserve, akala lang natin. Oo. Eh kasi nga sobrang mahal natin, akala totoo natin, ito na yung pagmamahal na, I deserve this. Oh, this is so sweet. Tsaka alam mo yun, Mari, nagko-compromise na lang tayo kasi yan kasi yung dito para sa akin eh. Yan kasi yung present eh. Yan yung nandyan na madali lang eh. Kaya tinatanggap na natin na kahit alam natin na mali. Oo. Kahit alam natin na hindi naman siya mag-grow into bigger love. Alam mo, hindi mo naman kasi talaga agad malalaman ng mali ang isang bagay, Mari, hanggat hindi ka natatauhan. At oo, natatauhan ka lang, Mari, kapag ikinwento mo siya sa ibang tao. Totoo. Kapag ibang tao na yun nag-react sa, huy, tanga ka ba? Ganon. Hindi mo ba alam na mali ang ginagawa mo? Hindi ka dapat ginaganyan yung pag mga ganyan. Oo, tsaka alam mo, Mari. Saka mo lang marirealize totoo, tsaka alam mo, Mari, na dapat hindi lang sa isang tao mo siya kinukwento. Oo. Alam mo, sa doktor nga, humihingi tayo ng second opinion eh. Oo. Diba? Dapat marami kang pagkukwentuhan. Dapat yung close lang sa'yo kasi iba dyan, judge ka lang. At tsaka bias. Bias. Oo. Ayun nga. So, dapat medyo marami kang pinagkukwentuhan. Hindi diba? Naman sa medyo marami. Pero, the close sa'yo. Para sa akin, Mari, yung tipong dapat hindi bias sa kahit sino sa inyong dapat dalawa. Yung ano lang, yung hindi nakakakilala sa inyo. Oo. Sabi nga sa'yo, kumausap kayo ng stranger. Or diba? Yung sa trabaho mo, yung tipong alam mo na hindi chismoso, chismosa. Totoo. Yung medyo dead kid, tapos kunin mo lang yung side niya. Dito sa atin, parang walang ganun. Hoy, meron! Alam mo, pag ganyan, ang tanungin mo si Amit. Oo. Pasok dito, labas dito. Oo. Okay. Si Amit kasi dead kid yan at saka practical na lalaki yung sagot lang yung makukuha mo. Kapag may sinabi ka sa kanya, edi yung tamang sagot lang ay bibigay niya sa'yo. Yung practical answer lang. Ganun yung makukuha mo. Yung sagot na walang judgment. Yung walang diba? Drama. Oo. Ganyan at siya. At dapat may mga ganun kaibigan kang go-to person. Oo. Diba? Ang sarap din ng feeling sa ganyan. Yung meron kang matatakbuhan na ganyan. Kasi Mari, tingnan mo, ngayon lang niya nalaman na may girlfriend pala yung lalaki. Oo. Kasi wala siyang pinagsabihan. Kasi kinimkim niya, kasi alam niya na wala kaming label na to. So hindi naman siya nakakatungang ikwento sa iba. Tsaka syempre, pag wala kayong label, hindi naman kayo pwedeng... Well, hindi sa hindi pwede, pero limited lang yung magagawa mo on social media. Totoo. Diba? Baka nga hindi mo pa maipost yan eh. Kasi nga, wala kayong label. Hindi naman kayo at hindi nila alam na may jowa ka pala. Pwede mong ipost as friends. Ano, parang happy day with this friend. Oo, hanging out with this. Pero Mari, hindi mo pwede kasi nga alam nila na ex-boyfriend niya yun. So alam nila, di ba? Ano to, comeback? Hindi. Ano naman ngayon kung mag-post ka, Mari, ng picture ng ex mo at saka kayong dalawa magkasama? Ay, nako, ang mga tao may mali siya ngayon. Pero walang masama doon. Walang masama, pero may mali siya sila. Eh, well, diba? Kasi ako yung tipo ng tao na, ano naman ngayon? Pwede naman yun eh. Oh, pwede naman yun. Kung yung mga tao, o kung ikaw rin mismo, ay open-minded ka. Oo. Pati yung partner na, o yung ka-fubo mo na yan, ay open-minded din. Oo. Nakuwari, hangout lang tayong dalawa, kung ha? Kung maaari nga, kasi nga, wala naman silang label. Oo, yun nga. Yun lang ang mahirap. Kung, kapag wala... kung ang posting is, we're friends. Oh, okay. My gosh. Any friends? Ganun lang. Tapos, Mari, commentan lang natin yung last part na, baka nandito si Mr. Right, ang tagal mo naman, please save me from this darkness. Girl, hindi mo kailangan ng kahit sino magsisave sa'yo. You have to save yourself. Oo, hindi mo kailangan ng lalaking haayusin ka. Truly. Diba, napaka-unfair naman nun, na makikipag-relasyon ka lang para maayos ka, para i-fix ka niya. Truly. Si Mr. Right ay hindi si Bob the Builder. Why, hindi tubero si Mr. Right. Hindi ka aayusin. Hindi ka dapat maghintay ng taong aayos sa'yo. Oo. Kailangan ayusin mo yung sarili mo. Kasi parang ang unfair nga, tulad na sinabi totoo ng partner, ang unfair kung iaasa mo sa ibang tao yung pagiging maayos mo. At dapat diba? Kapag papasok ka sa isang relasyon na naman, dapat okay na okay ka na. Yung kayang-kaya mo ibigay yung 100% ng pagmamahal mo. Oo. Ano yan eh, willing decision mo yan dapat eh. Oo. Na dapat ayusin ko yung sarili ko. Dapat it should start within me. Ganyan. Kasi hindi lahat ng taong darating sa buhay mo, ayusin ka. Correct.
yung ibang tao darating sa buhay mo para wasakin ka kahit alam nilang wasak ka na. Totoo yun. Mare, at saka mahirap din, Mare, nung makapapasok ka sa relasyon para maging maayos ka lang. Kasi hindi ka naman willing na umayos ka din. Kaya nga. Mahihirapan lang yung magiging partner mo, magiging jowa mo. Oo, at saka who knows, baka mamaya yung papasukan mo na relationship is wasak din. Correct. And also needs some fixing. Oo, masyado. Diba? So paano yun? Pareho kayong sira. Masyado maguguho yung mundo yung dalawa. Baka maging toxic kayo. Ayun nga. Kapag nagsama kayong dalawa. At baka wala namang mabuo na anything sweet and anything beautiful. Totoo. Sa inyong dalawa. Kasi pareho kayong wasak. Alam mo yun, Gwyneth, na dapat pumasok ka sa relasyon kapag handa ka na ulit magmahal. Oo. Diba? Yung hindi broken ka, na dapat pang ayusin na ginang super glue. Diba? Dapat yung puso mo buo na ulit siyang ibibigay sa isang tao. Again, it's a matter of making a decision, a wise decision of fixing yourself. Correct. Alone. Kaya ngayong iba, diba, kapag halimbawa galing sila, Mare, sa relationship na toxic, talagang nagpapaka-single sila for so many years. As in, 3 years, 4 years. Para lang pag pumasok sila sa next relationship, is wala silang mamimiss na ex, wala silang mamimiss na kung ano mang memories. At saka hindi niya masasaktan yung bago, Mare. Oo. Mahirap kasi pumasok sa relasyon na panibago, pero hindi ka pa rin nakaka-move on sa past mo. Ang dating dito, rebound lang yung bagong dadating sa buhay mo. Panakip buta sa parang pante. Oo. Parang band-aid, panakip sugat. Oo. Diba? So yun, kayanin mo yan, ate. Tsaka alam mo, yung mga na-experience mo dito sa relationship na to with Mr. kung sino man tong anong pang pangalan nito. Oo. Baunin mo to para sa next relationship mo, hindi mo nagagawin yung mga pagkakamali mo. Lahat ng natutunan mong lessons, i-apply mo siya. Oo. Hindi po pwede naman na, ay, alam ko na yan, pero wala ka naman gagawin. Oo. Uulit at uulitin mo lang din yung pagkakamali mo. Oo. Tsaka huwag ka mag-alala, kung magkamali ka man sa susunod na relationship mo, it's all part of the process. Correct. Kasi wala naman perfect na tao. Wala naman perfect when it comes to relationships. Kasi every day is an adjustment period para sa lahat ng mga taong nagmamahalan. At dapat naman talaga, Mare, mag-a-adjust ka para sa isang taong mahal mo. At saka para sa iyo din. O para sa sarili mo rin. Kasi hindi po pwede na ikaw lang, hindi rin pwede na siya lang. Dapat kayong dalawa. Oo. Kasi nga, again, wala naman pong perfectong tao. And every day, you make adjustments for yourself at saka for your partner. Correct. Diba? Yun lang yun. Uy, basahin lang natin yung mga nag-message dito. Sabi dito ni Jasmine, exes can be friends too, definitely. They can be friends. Oo. Depende kung gaano kabait yung ex mo. Oo. Kung wala, depende sa pagiging extreme nung reason why you guys broke up, I guess. Kung hindi damuho yung ex mo, siguro pwede mo siya maging friend. Oo, pero kasi, kung demonyo siya galing lupa, wag na. Uy, kasi yung kilala kong ex nung kaibigan ko, hindi, cannot be na talaga. They can probably be civil with each other, but I guess being together again, no. Oo, hindi po pwede yung gano'n. Oo, pero ako feeling ko kaya ko naman maging friends with my exes. Talaga? Kaya ako. Depende talaga kung sinong ex. Sinong ex, oo. Oh. Itong ex mo na. Ay, hindi na. Ako kaya ko sa lahat ng ex ko maging friends. Ayoko na maging friends, ay marami akong friends. Facebook, dami niyang friends. Dami kong friends. Nasa 5,000 na ata yun. Kung gusto niya ng friends, ano, nag-Facebook na lang siya. Totoo ka, John. Oh, hindi kasi ako, wala naman, mababait naman yung mga ex ko. At feeling ko naman, tinopak lang kaming lahat. Or hindi lang kami ganun ka-mature kayo. Hindi lang kayo talaga jive sa isa't isa. Hindi lang talaga kami destined to be together. Oo, kasi may darating talaga na para sa'yo. Oh, at nasa'yo na siya. Yes. Sana all. Diba? Kaya Gwyneth, kung naghahanap ka ng Mr. Right ngayon, sana all. Ako din, makahanap ng Mr. Right. Makakahanap din. Hindi, actually, you don't have to actually look for it. You just have to wait for the right person. At dapat, partner, ibuksan niya yung puso niya. At maging warm kayo. Correct. Makanya ka naman. Sama mo yung sarili mo. Siya lang ako, hindi ko alam eh. Ito ang alam ko, 9:25 na. Overtime. Maraming salamat, Gwyneth, ha, sa pag-share ng iyong story. At sa mga pangga natin dyan na may gusto rin i-share na lihim na liham, padala mo yan sa lihim ng liham 1067 at yahoo.com. O di kaya naman, sa aming mga personal pages, of course, you can actually send it up sa facebook.com/energyfm1067, Mayora Iska at Lindsay1067. Pangga! Kasama't kapiling nyo pa rin o nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At ang nag-iisang girlfriend, and my is radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! Tayo pa rin ang number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!